bone that was discovered from the septic tank is likely to come from a chicken, not a human bone. Was that a surprise to you? Nakagulat, pero hintayin pa rin natin yung validation ng UP Forensics. Within a few days, lalabas na yon. Kaya na-suspend yung hearing ngayon. Hintayin din natin yon. So, kung nakasama kayo ngayon sa septic tank, malaki yung septic tank, ah. Meron isang septic tank kasi laki ng basketball court. Mm-hmm. Kung nakasama kayo, yung septic tank na pinanggalingan namin, alam ni Senator De La Rosa, umuuga na, babagsak na. So, hindi ko ma-describe sa inyo, but we'll wait for the UP Forensics report. Mm-hmm. Senator, just to go back to the topic of the Senate inquiry about the alleged mass grave in a septic tank, are you seeing any indication na meron talagang mass grave sa septic tank dito sa Bilibid? Are you going to pursue that angle or are you satisfied with the explanation na it wasn't human after all yung bone? Hindi pa naman tapos eh. Meron pang isang septic tank na bubuksan sila. Mm. Alos dalawa pa nga eh. Yung isang septic tank ay inupuan din ng aso ng Coast Guard. Yung malaking septic tank na panahon pa ng Americans, ito yung septic tank ng Ilocano Group, kasi laki ng basketball court, eh, bubuksan din nila. So, siguro yung mga cameraman nyo, nakunan lahat yun. Mm-hmm. Hindi ko kasi maipaliwanag sa inyo. Please use the mic. Hannah, please use the mic. Tama po ba yung rinig ko kanina, sir? Kasi nung nandun po kayo sa may basketball court, kausap niyo po siya. Kasama ka, no? Yes, sir. Sabi ko, ulitin yung aso. Ulitin, oo. For what purpose, sir? Kasi merong aso minsan na di-disorient. Alam ni Senator De La Rosa yan. Pag na-disorient yun, iba na yung kilos nun. So kasama ka pala. So galing kami sa PX, galing kami sa kitchen, galing kami sa labas ng mess, galing kami sa septic tanks. Malayo din nilakad namin. Malapit-lapit lang. 4 kilometers. 4 kilometers yun, Chip Bato, no? 4 kilometers. Okay. Next question, please. Ni Sandra. Sandra po, Jemmy 7. Sandra, ano po yung point ng line of questioning nyo kay Angie Bautista, sir? Well, karugtong din yun ng mga tanong ni Senator De La Rosa, where she came from, what she is doing here right now. In fairness to her, nasa likuran nyo. So, bahagi po yun ng investigasyon natin. So, may mga documentary evidence din tayo, and then sumagot din naman sila. So, bahagi yun ng free and open hearing. But we assure them that next hearing sa Senado na, they'll be given a chance to, kung meron silang PowerPoint presentations or counter video presentation, they'll be given a fair chance to counter whatever were said a while ago. Okay, sir, what are your thoughts about the arrangement when it comes to the GCash transactions in NBP? In all fairness, nagbidding. Nagbidding naman, di ba? Tapos nakakatulong kasi mabilis yung pagpapadala ng pera. Tama lang siguro na meron din konting income yung gumagawa. Ang gusto lang natin siguro malaman dito, yung duration ng contract, kung merong written contract, dapat magkaroon nun. Hindi pwedeng very informal kasi considering the huge amount of cash being transacted, 300,000 daw, ganun. So, tama rin yun na magkaroon siya ng profits. Alam ni Senator De La Rosa yan. Pero nung panahon ni Senator Robin, wala pang GCash noon eh. Wala pang GCash noon eh. Ano yun? Utang pa talaga. Hindi, yung beeper. Beeper pa. Wala pang beeper. So I think we're done. So we'll have another hearing. Siguro tanongin nyo rin Senator De La Rosa, being a former head of the premises, former guest of the premises. Ako lang ang naiba rito. Senator Bato, kanina pa tinatanong kita sa loob kung anong changes yung nakita mo nung ikaw pa yung head ng Bucor, tas ngayon na nakita mo ulit yung loob ng facilities. In all honesty, with all honesty, no, mas malinis ngayon ang National Bilibid Prison.
ito particularly ito maximum security compound. Done during my time. Mas malinis ngayon. Mukhang maganda pagka-manage, maganda pagka-linis. Kasama mo kayo doon pumasok, di ba? Malinis talaga. Kinumpara ko pati yung kitchen, malinis na malinis. So we have to congratulate the management of Biocor, General Katapang, for maintaining that cleanliness and sanitation para ma-maintain yung health ng ating mga PDLs. Before the end of the hearing, sir, you were saying na parang dagdagan yung funding para dun sa may mess hall ng NBP. Nung pumasok kayo, sir, sa tingin niyo ano pa yung mga dapat i-improve or i-upgrade sa loob? When it comes to quality, no? Nakita natin malinis, maganda paghahanda ng mga pagkain. I don't think there's a need for improvement on that. Ang improvement lang na sinasabi ko is the location. Kailangang ilagayan outside of the maximum security compound. Napakalaki nitong premises ng Biocor. Malaki. So pwede tayo magawa ng another facilities doon na kitchen purposes. Para yung mga kutsilyo hindi ma-access ng mga bladed weapons, bladed utensils, hindi ma-access ng mga preso. Kaya sabi ko nga kay General Katapang kanina na, sir, mag-present ka ng proposal para tatlo kami mag-follow up niya, sir, para mabigyan naman ng kahit kunting pagtingin itong Biocor, because our lamentation, kaming lahat na nagdaan na Biocor Director General dito, ay talagang ang treatment ng mga congressman, ng mga senador pagdating sa budget, last priority ang Biocor dahil ang treatment nila, bakit mo bigyan na pansin yan, mga latak ng lipunan yan. Priority mo yung health, education, pero yung correction, pabayaan nyo yan. Ganun ang naging treatment, kaya yun na. Wala talaga improvement na makita. Iiyak ka na lang sa loob-looban mo. Nakita mo kung gaano kahirap ang sitwasyon dito, pero wala kang magawa dahil kulang ng support. Ngayon nga, senador na ako, gusto kong sumuporta, pero ilan lang kami pagdating sa pagbutuhan dyan, sa priority, ewan ko kung sasabayan kami ng mga kasamahan namin. So, yun lang. So, I'm reminding again, General Katapang, sir, sigurin natin, sir, kung talaga, miss hall, kitchen, outside of that, para sure tayo na safe. Sir, Jojo Sikat, Mabanti News Online. Kanina nabanggit din nyo na kailangan nyo supportan si General Katapang, pero dahil walang pwede na maring gusto maging Biocor chief, ganun na ba katindi na maging isang Biocor chief dito? You cannot tell that if you never experienced that. Ganun talaga yan. Hindi mo alam. Hanggat hindi ka nakapasok, hindi mo masabi yan kung gaano kakomplikado ang sitwasyon dito pag ikaw nag-Biocor chief. Alam mo, yung panahon ko, pati yung kuha, problema ko, commission on audit, hindi ako ganun kahirap. Hindi ako makagas up ng gasolina, pundo ng Biocor, hindi ako makagas up ng advance. Kailangan gagamit pa ako ng sweldo ko, pera ko, para pang gas up ko, then ipaparipan ko sa kanila, sa aming Pinas dito. Ganun ka-stricto ang kuha dito. Kaya, napakahirap. At do you think, ako ha, pag nag-resign si General Katapang dito, o kaya merong mag-decide si Pangulong Noynoy na alisin siya. Sorry, sir. Pangulong BBM na alisin siya. Do you think mayroong mag-volunteer dito? Kaya nga, umahanga ako kay sir. Retired chief of staff of the armed forces of the Philippines. Kinuha pa niya itong position na ito. Kinuha ko ito noon. Retired din ako, 4-star general din ako. Dati ko chief NP, kinuha ko. Dahil wala akong magawa. Si President Digong nagsabi sa akin, punta ka doon. Ayusin mo yung Biocor. So wala akong magawa. Si General Katapang pa, kung hindi siya, wala siyang gustong maayos dito, pupunta yan dito. I don't think so. Kaya mahirap na. Kapag umalis si General Katapang dito, ewan ko kung may mag-volunteer pa. Senator ba to? Where do you think is the shortcoming coming from in terms of the security in Bilibid? Bakit merong nasasaksak, by nababarel? Saan kaya ang pagkukulang? Well, with due respect to the management, hindi na talagang sila ang culprit, no? Pero may pagkukulang talaga. Aminado ni General Katapang yan.
since may nangyari, sir, di ba? So meron tayong pagkukulang. So we are here to find ways how to improve the situation. Meron talaga pagkukulang. But I don't buy the idea. Pasensya na. Whoever is entertaining the idea na nakalayas si... Pakala nun? Kataruha. In the absence of evidence, ha? Direct evidence, concrete evidence na magsasabi na nakalayas talaga siya, ako, deep inside my heart, at saka si Senator Ruben Padilla, hindi talaga kami maniwala na nakalayas yon. I am sure andito lang yon sa loob. Kung hindi makita yung remains niya, duda ko nilipat yon. Nandito pa rin sa loob yan, nilipat lang yan. Kasi this is maximum security compound. Kahit na sira ulo ka na gwardiya, correction officer dito, kahit na sira ulo o pinaka-corrupt na correction officer dito, never yan papayag na makalayas ang isang tao, isang PDL dito. Because hindi lang yan insulto sa kanilang pagiging correction officer, insulto yan sa buong bureaucracy ng Bucor at sa buong gobyerno. Never mangyari yan. I don't think so. Siguro, pwede magpapalusot ng Cebu. Pwede magpapalusot ng contraband, whatever. Pero yung makalayas, mortal sin yan. Hindi yan makalayas. Ako, malakas ang kutob ko, nandito lang yan sa loob. Nilibing yan somewhere. Nilibing yan somewhere. Baka nilipat lang. So we hope na magsusumika pa sila si sir na malukit yun. At kinusinsya ko yung mga busyo-busyo na mga gangs doon. Sabi ko, what if ang nangyari kay Kataruha ay mangyayari sa inyo? Anong sabihin ng pamilya ninyo? Nag-disappear kayo parang bula. Kaya hanapin ninyo, maawa kayo. Kahit na matamaan yung kasamahan ninyo dyan. Alam ko, mayroong somebody na nag-sasanksyon sa pagpatay noon. Imposibleng mamatay yun na wala lang at ma-disappear, na walang sanksyon sa mga hari-hari sa loob. Meron yan. Ngayon lang, nag-cooperate lang sila na itago yung katotohanan. Lalabas din yan. Sigurado ako. Yun lang. Thank you. Sabi ni Jer Katapang, kayo naman ang next batch. Yung hindi sumama kanina. We have to go kasi may session ng 3 o'clock. Malayo-layo. Thank you.